piling mo ko'y mananahan. Bakit ikaw na lang aking kalakasan? Sa piling mo tagumpay ko'y Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko po pwedeng palampasin ang episode na ito na hindi natin mapag-usapan ang kagandahan. Nakakita na ho ba kayo ng maganda? Kanina po, nung nagsalamin kayo, nakakita ba kayo ng maganda o gwapo? Magsabi nga po ng amen. Though, syempre, may iba-ibang mata tayo sa kagandahan. Maganda ang isang tao sa paningin ng iba, sa'yo ay hindi. Nagagandahan ka sa isang bagay, pero sa iba, hindi. Beauty is in the eyes of the beholder, sabi nga. Pero sana lahat ang tingin natin sa sarili natin ay maganda at gwapo. Kasi sabi po yan ng may likha sa Psalm 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Si Haring David, alam niya, at ang lakas ng loob niya na sabihin ito, I know that full well. Alam niya, nagwapo siya. Eh talaga nga namang ang gwapo ni Haring David. Nakita niyo na ho ba siya? Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kagwapo. 1 Samuel chapter 16, verse 12, and he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Sa ibang version, so he sent for him and had brought him in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. This is the one. Unang puntos na gusto ko pong ipunto tungkol sa kagandahan, alamin mo na maganda ka or gwapo ka. Yung masasabi mo with full conviction like David, I am fearfully made. I know that full well. Nakaharap ka, nakatalikod, nakatagilid. I am fearfully and wonderfully made. I know that full well. Noong nakaraang linggo po ay dinala ako ni Lord sa isang lugar na napakaganda. Sa ridge o mountain ridge or tagaytay ng bundok sa parte ng Mindanao. Wala akong masabi kundi, ang ganda mo, Lord. Ang galing-galing mo. Two words combined, I saw the sovereign beauty of God. At gusto ko pong ibahagi ang nakita ko at napagtanto ko anong kinalaman nito sa buhay natin. My dear brothers and sisters, please be reminded that He is a sovereign and a beautiful God. He is a sovereign God. Mataas, nangingibabaw, naghahari ang kanyang kapangyarihan. May supreme power si Lord at kung hahayaan nating maghari siya sa ating buhay, yung mga challenges at problems sa buhay natin, yakang-yaka, may supreme power si Lord to make miracles. May supreme power na mai-order at mai-organize niya ang buhay mo tulad ng pag-organize niya ng mga bundok, ulap, hangin, ulan, mga puno at anumang bagay sa kalawakan. Jeremiah 32 verse 17, ah, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Araw-araw, meron laging mahirap na sinusuong natin. Because everything is not easy. May napansin nga ako na isang tao, yung bottled water, di niya mabuksan nang hingi siya ng tulong sa iba. Para sa Kanya, mahirap ito. Kung dumadaan ka ngayon, kapatid, sa napakahirap na sitwasyon, mas mahirap kaysa magbukas ng bottled mineral water, let the sovereign God do it for you. Paano? Trust Him. At gawin kung anong instruction niya sa'yo. Kung anong sinasabi niya sa Biblia at binubulong niya sa'yo. Pakinggan mong mabuti kasi kung lalakasan pa ni Lord ang boses niya, dahil sa supreme power niya, dadagundong ang lupa. Kaya pakinggang mabuti ang bulong niya.
Pero kahit na bulong ito, pag nangusap si Lord, malinaw na malinaw. Very audible, rinig na rinig. At mga kapatid, hindi lang siya sovereign. He is perfect in beauty. Hindi lang niya aayusin, putting things in order, kundi pagagandahin niya ang buhay mo. Kasi He is a God of beauty. Flawless yung tuktok ng bundok. Pag nasa ridge ka, makikita mo, everything's clear and neat, fresh and pleasant to the eyes. Napapaganda nga ni Lord ang mga bundok at ulap. Higit pa kaya ang tao na nilikha niya. He can make your life beautiful. Pwede mong sabihin, ang ganda ng buhay ko dahil kay Kristo. Therefore, huwag kang papayag na pangit ang buhay mo. Walang saysay. Huwag mong hayaang sirain ng diablo ang buhay mo. Huwag mong ipanakaw sa kaaway ang napakagandang buhay na meron ka kay Kristo. Dahil nilikha tayo ng Diyos, nawangis niya, be it known mga kapatid, na ang buhay natin ay punong-puno ng kapangyarihan at kagandahan. May kapangyarihan tayo over all enemies, over sin, over evil works, over all problems and hardships in life. Maganda ang ating buhay dahil we've got it all, hindi sa SM, kundi kay Lord. Tayo po ay manalangin. Lord, buksan mo ang aming mga spiritual na mga mata at pangunawa, makita at mapagtanto namin. O Diyos, kung anong klaseng buhay meron kami dahil may napaka makapangyarihan at napakaganda naming Diyos at Ikaw yon, Panginoon. At kami na mga anak mo na pansamantalang naninirahan dito sa planet Earth ay hindi matatalo, hindi magagapi ng kahit na anumang gawa ng kaaway. We are reigning with You, Lord, and we reign beautifully in this life. And people will be amazed, and they too will follow You. Kaming mga anak mo ay magagandang naghahari sa kabutihan. We display Your majesty, Your supreme power, Your beauty in our lives. Salamat po, Lord, sa katotohanan ito na magpapabago sa aming mga buhay. Thank You for reminding us of these things. We love You, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hanggang sa muli, beautiful people of God, always remember, God's sovereign beauty is in you. Therefore, our lives are beautiful. You have a beautiful life. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all.